dito rin ako ibabalik after operation for recovery kasama si baby. Good morning, guys. So today is the day. Biyak time, mga sis. And kung gulo ng buhok ko. Ganito yung buhok ko kasi kagabi, pinaligo ako. May binigay na kit-in tapos for disinfecting siguro yon, something like that. Hindi ako gano'n nakatulog kagabi. May sinasabi ko, tulog pa si Jelly nando. Nag-shifting sila ni Ate Ana dun sa higaan dun. Nahiga ako mga around mga 9-ish. Pero hindi ako makatulog kasi sobrang likot ni baby. Kung kailan patulog na ako, saka dumating yung kit pampaligo. Alas 2, alas 3, kinabitan ako ng suwero. Mga alas 4:30, kinabit yung fluids. And then, maya't maya may nag-check ng sugar ko. Kaya yan, akala ko makakatulog ako ng buong gabi. Pero okay lang naman. Rested pa rin naman yung pakiramdam ko. And ready na ako for later. But ngayon, lang ako mag-uunto ng CR. Buting na nga lang, kahit hindi ko na daw liguan yung ulo ko. Kasi baka, diba sabi nila pag may anesthesia, lalambigit. Hindi na pinaligo yung ulo ko. Yung na lang, katawan. Pakita ko sa inyo yung pinapagamit nila. Si Ate Ana na ang kakain ng aking breakfast na sinerve. Kasi wala na akong food since mga, oras ba? 12 midnight. And ito yung liquid soap. Ayan, shower, bath kit, antiseptic. So, half, hindi ko nga pala na half kagabi. Half kagabi, half ngayon. Tapos, meron siyang kasamang dalawang peraso na sponge na ganito. So, yan, gagamitin ko yan. Ngayon, bali, ang nag-visit na kagabi is the team na OB team at saka anesthesia team. Tapos, yung kaninang pinakauna nag-visit na doctor is yung endocrinologist for my sugar. Diyan na muna kayo. At ako ay maliligo na. Dan mga sis, kasi nabasa pa din yung mga dulo ng buhok ko. Pinatatanggal lahat ng alahas. Yung rosary ko pa man din. Ito na siya, yung rosary bracelet. Hindi ko alam kung papayagan ako. So, katanggalin din. Ito lang naman ang suot ko. Itong earrings, tsaka itong rosary bracelet. Ate, ano pa suyo naman? Try ko kung makakalasot itong rosary bracelet. And then, spray na lang ko ng hair mist sa buhok. Kasi itatali ko na to para mamaya. Alam nyo, wala na ko intindi. Pagka kasi may ginagawa, importante o nakatali yung buhok para hindi siya sagabal. Ate Ana, kaya mo bang tirintasin yung buhok? Dalawang ganito, tirintas. Ang takalahate. Para... Meron, okay na to. Pwede na tong ganito. Wala ka pandala sa Drio. Ganitong kakapal na lang. Yun na lang para ice-ice pa rin. Buti na lang, marunong si Ate Ana. Tapos sabi na gagawin mo si Ate Ana. Ako ay mag-look up ng very light lang naman. Para fresher picture. So, gusto mo itali mo muli mo para hindi ka maano. Sunscreen lang ito mga besh. Very, very light lang para fresh naman. Kasi picture lang ang pwede. Bawal mag-video sa delivery room. So, sana si Jelly ay kumuha ng picture. Kasi siya yung naka-assign doon. Dahil hindi ko alam kung patatakot ba ako mamaya. Ano kasi hanggang ngayon. Doon nga ako mas inaan. Usually kasi mas maganda na kinakabahan ako before something. Kasi pag nandun ako sa situation, din ako kinakabahan. Pero pag di ako kinakabahan, bago gawin yun. Malamang, doon ako kinakabahan habang ginagawa ko yun. Tapusin na namin ito. Ayan, nilalagyan lang ni Ate Ana ng hair mist yung mga tayo-tayo. Para pag alam ko nagka-cap, so igaganon ko na rin yung buhok ko or ganyan. Hindi siya magulo o malabas yung buhok dun sa cap. Ayan. Ready na din ako. Yung kilay ko ay parang tinatapos ako magkilay. Ayan mga sis, ready na ako. Yung kasama ko, gigising na lang siya para mamit yung anak niya. Kasi nga nag-shifting sila ni Ate Ana kaya na siyang gaanong tulog. Pero it is now 12 minutes to 9 and i-wheel in ako, sabi ni ma'am nurse, mga 9 ata. Tapos 11 yung saktong biyak. Siguro dahil may preparation time pa, yung mga anesthesia, ganyan. Sa 2 to 3 hours po, kasama na po din yung... Ayun, pag-wait mo ba? Oo, hindi pa po. A plus pa yung recovery. Okay. Plus pa po yung recovery na tayo din ngayon. Ate, anong oras sila nag-start? Ay, kinuha. Ano din? Mga 10 minutes ago na. Oo, 10 minutes. Oo, punta na ako din ngayon sa delivery. Ito na lang ang bagay. May
ready. So, nag-skin test lang sila. Ayan. And, yun yung lagayan ng baby. Nasa, ano bang tawag dito? OB pa ako. And, dito rin ako ibabalik after operation for recovery. Kasama si baby. Mag-set na ako balik. Set na ako lang. Ano tawag dito? Sa recovery room, bali ko punta natin. Hindiin ko lang guys. Ayan, ganyan ako pa yun na. Test ko lang. 6 hours yata sila doon. Or mga 4. Or 5. Kita nga, kita nga. So guys, nakabalik na ako. Wala pa ako nararamdaman na pain. Parang mga natapos operation 130, no? Ang bilis lang, sobrang bilis. Baby out tapos. 12:05 ata, baby out. Tama ba? Ata. Andyan si baby ngayon guys, ha? Bakit hindi nakapos na nag-breastfeed siya? Tapos, kaya ganito angle natin. Jello yung cord. Oo. Naririnig ko pa kay Jello. Paano po, hindi po ako marunong. Paano pag gumupit? Eh, baka mamaya magupit ko yung kung ano man magupit ko. Pero gets ko rin. Hindi ko rin kasi alam kung ano paano. Tapos, okay naman. Ang parang pinaka hindi ko lang nagustuhan. After no anesthesia, hindi rin masakit yung anesthesia. After no anesthesia, para akong masusuka. Kung nag-ready sila dito ng pan. Pero hindi ako nasuka. Parang sa una lang na effect ng anesthesia. Tapos, after nun, pagbasis.
After nun, after mga 5 minutes, na masusuka ako na hindi. Hindi naman ako nasuka. Okay na siya. Tapos, medyo mahirap lang humiga ng konti. And, okay si Ubi kasi tatanong siya kung okay ako. Kinakausap ako. Yung anesthesiologist in fair, bago ko pumasok sa loob, sinabi yung pwede maging effect ng anesthesia. So, hindi ako kinakabahan kasi kung kinakabahan man konting-konti lang. Very chill, di ba, Jeloy? Very smooth. Very smooth. Yung katulad ng pinagdasal namin. Gamit pinahirapan ni baby. Paglabas ni baby, ang dasal ko sana, umiyak agad siya. Mabilis, di ba? Pagkalabas niya, umiyak di ba agad? Narinig kang umiiyak bago kong makita. Okay. Tapos pinahawak agad sa akin. Nagulat ako nun paghahawak sa akin. Di ba ayaw akong maghawak ng baby? Ayun, nagulat ako nun. Di ba ayaw akong maghawak ng baby nung isa? Tapos pagkahawak ko parang... Ay, umiiyak siya. Binuhat ko agad si baby. Tapos wala lang, sarap. Sarap pala. Umiyak ka ba sabi nun? Umiyak ba si Jelly? Sabi ko, hindi ko na alam kasi. Hindi naman ako madilis umiyak. Tsaka ano yung reaction ko nun, para ako natamimi, na stock up. Parang hindi mo alam kung ano emosyon mo. Parang kabasa, saya, na ewan. Tapos parang adrenaline na lang, ganun. Ewan ko, iniisip ko lang. Ang iniisip ko kasi na ko okay siya, ganun ba siya. Ilan yung ganun, mga ganun. Yung health reasons muna. Niyo parehas, kaya nga hindi kita pinapatulog nun eh. Ang ano lang pagkalabas na, sabi ni Ido, uy, ang healthy, parang may narinig akong ganun. Sobrang healthy niya. Sobrang healthy niya, yun. Oo, uden pa, paano niya lumabas eh. Sabi nga doon, sobrang bridge. So, bridge talaga. Na bridge talaga, yung complete bridge. Yung talagang complete na ganun. So, kaya siguro talagang hindi naman ng paraan. Oo, pero smooth naman eh. Ang galing. Galing, galing, ng, galing ng mga doktor. Lang galing ni Doc Marie. Naramdaman yung operation. Ang naramdaman ko lang, hindi ko nga naramdaman na hiniwala ko eh. Naramdaman ko lang is parang, alam niyo po yung channel mo, parang may gumagano lang ng konti. May pressure na sinasabi nila na may pressure. Wala din ako naramdaman. Namba ko from here hanggang pababa. Tapos yung kamay ko, nasa gilid siya, pero siya nakastrap. Ayoko na nakastrap. And, nung umpisa ng operation, yung kamay ko, parang kalahating manhead, pero kaya pang igalaw. Guys, may butas tong nandito sa likod, hindi na namin mapakita. Nakakaisipin, hindi makahinga si baby dyan. Nakakahinga yan, malaki butas na. Ay! Ayan, so medyo mas naitaas ko na siya, pero hindi mo na ako naguunan. Grabe, pinawisan ako doon sa OB Paco, yung parang recovery area, kasi kailangan i-regulate ni baby. Ang naging problem lang doon, na ayos ko naman na yung Paco, nagagalaw ko siya yung parang ganyan-ganyan. Pero si baby, medyo took some time para ma-regulate yung temperature. Pag hindi daw kasi, sige ate, napili ka na ng food. Pag hindi daw kasi siya nakaregulate ng temperature, it's either may infection, pero meron lang daw talaga mga bata na matagal mag-regulate. Hindi naman matagal yung akin, parang ano lang ako, kumbaga parang ala, okay lang ba si baby? Siguro mga 2 hours lang ata or 1.5 hours. Yun lang, tapos nung naging okay na si baby, ano nga ba nangyari? Yun na, tinawag na yung OB para ma-clear ako and then yung pedia para ma-clear naman siya. Tapos nag-wait kami, kahit cleared na kami ng 4:30, nag-wait pa ako na another 2 hours kasi may mga iba pa silang ginagawa, dun kami natagalan. Pero okay lang kasi para ang konti lang nila sa loob ng recovery area. And si Jeloy, minamadali na ako kasi nga, syempre ba't doon tagal namin? Ano pa ba nangyari? Yun lang. Sobrang smooth mga sisi. Salamat sa mga nagdasal. Uy, Jelly, mag-thank you ko sa mga nagdasal sa atin. Yes, guys. Sobrang thank you, ah. Sobrang. Sobrang laking tulong as yes. In. Dahil, alam nyo yun, hindi talaga ako nahirapan dun sa operation. May time na parang medyo nagpanik ako ng konting-kunti lang. Siguro mga a few minutes kasi nga nasusuka ako. Nagulat ako, buto masusuka. Pero ano naman daw yun, usual pag bagong set na anesthesia and then you will settle in. Okay talaga as in. Hindi ko alam kung ano sasabihin, paano ko mag-thank you sa mga nagdasal sa amin dahil sa mga doctors and nurses. Yes, of course. Sobrang galing. Wala akong naramdaman pain doon. Siguro ang pain ko ay bukas na lang pag tatayo ko at pipilitin kong tumayo para makauwi din kami agad ni baby. Nag-order lang si Ata Ana doon ng food, si Jeloy. Hindi niya iniiwan ang bata. Kanina-kanina pa siya. Kasi naman, hindi na kayo makiat. Kanina ko siya kasama ko ngayon pa lang. Parang hindi ka nakapokus, Jeloy, sa sinasabi mo. Pakita si baby? Napakita na ni Ate Ana. Ipapakita ko rin ha. Akong doctor of, ano? Wait, tanggalin mo na yun. Ba't dinala mo yan dito? Bakit? Bawal ba yan? Iiwan yan dun sa may ano. Tingnan mo, Jeloy, kung ano nakafocus. Baka mapakita ko. Ano nga yung sa'yo dito? Ano, ate? Aros kaldo. Sa akin bang silog, ate? Libby, oh. Vlog ni Mami, oh. St. Luke's Burger. Ay, nakatingin siya na Dale sa camera. Tingnan mo ko nakafocus. Uy, sinusuk-suk niya na yung ano mo. Gutom talaga siya. Gutom ka na naman. All me. All me. A-L-L. And Coke. Ah. Ito rin ko. Ito mo, nag-iwan na ito dito.
Teka lang, mabalitain ko. Marcus! Sino yan, Marcus? Time para kumain. Ang init, mga sis. Kasi hindi ako pwede masyado magmalamig dahil higit lang din ako gano'n pwede. Dahil kay baby, yung temperature niya. Mas maigi yung balmy. Balmy? Ang aking ulam ay arroz caldo. Ayan siya. And may mangga. And may pizza. Pwede hindi akong kumain ng regular food. Wala naman sinabing kailangan malambot. Pero ako lang yung pumili ng lugaw. Para hindi ako mahirapan, you know, push. When I need to push. And also, I deserve this. So, ayan, pizza. Tiana, hindi ko kayo ubusin yan. Hindi ko kayo ubusin yan. Yung pala wala tayo. Natawagin ni Jelly si na mama and daddy. Yes. Please. Alam mo, nagutom na matagal. Ay, oo! 12 midnight pala kaya kami kumain. So, hindi ako nag-breakfast, lunch, plus dinner na. Hindi rin naman, pero lang. Tiana, kumakay dito. Ang pasyente na parang hindi inoperahan. Kumain agad na way hindi ako mahirapan bukas sa mga pinagagagawa. Pero regular food, walang sinabi na ano. Para lang ako nag-clam chowder sa SNR at nag-pizza doon, diba? Off-shoulder na pero kumakain pa rin at loob. Ayan na, tapos na ako kumain kasi si baby namumula na siya. Iyak siya na iyak kasi hindi siya makalat sa akin dahil short yung nipple. So, may milk naman kasi pag ginagamitan na nipple puller ba yun, may lumalabas na colostrum. Hindi pwede ipump yun kasi sobrang konti. Masasayang lang pag nadikit lang sa pang pump. And also, ano pa nga ba? Bakit nga ba hindi ganun, Jelloy? Right. Ayan, as much as possible kasi din maglat siya sa akin para ma-stimulate. Pero may pag-asa kasi may colostrum. Yung nga lang, maikli. Hindi ma-detect ni baby. Paano nyo malalaman na hindi ma-detect ni baby? Tinayin nung doctor kanina na nagulat siya. Naipasak yung ganito. Mga hanggang ganitong kahaba yung kailangan. Eh, hindi umaabot yung nipple ko ng ganyang kahaba. So, kailangan ng tulong ng nipple shield. Meron ako nun sa bahay. Hindi ko dinala. Ayan na. Sorry lang. Kailangan natin hintayin yung nipple shield nila, my boy. Okay, let's wait na. Yeah, good job. Good job, ex. Happiest day of my life. Yes, lumuklok-klok pa. Yes. Lang, di mo nakikita sarili mo. Okay. Na-record din? Ang tawag dito ay? Family picture. Guys, i-end ko na yung vlog. Jelloy, tulog muna siya kasi siya yung walang sleep kagabi, kaano. And kami ni Ate Ana, si Ate Ana yun nandito kagabi, baliktad naman sila ng pwesto. And ano pa nga ba? Yun, it'll be a very long night since first time ko mag-breastfeed. And we're trying to get nga the colostrum. Hindi pa rin dumadating yung nipple shield na in order namin. Sayang talaga hindi ko nadala. Anyway, ayan si baby. Ang bait niya, nakailang iyak na to. Pero wala, pagka ginaganon ko. Pag ginaganyan ko, okay na ulit siya. Wait lang natin, ano? X. But I'll be ending this vlog. Thank you so much. Sana pag next time na narinig niyo yung cesarean, walang negative commotion. Ay, ano? Commotion. Connotation. Kasi so far, I had a very smooth cesarean delivery. Depende rin siguro talaga sa support team ninyo na kasama. Good doctors. Tapos yung trust nyo sa doctor, sobrang importante nun. And yung mga kasama mo sa hospital, your companions, malaking bagay yun. To set the mood before the operation. Yun nga, kinabahan ako but not so much kasi alam kong I am in good hands and I put my trust to the Lord and to the doctors and the nurses and the staff of St. Luke's. Thank you so much for watching. Ayan ang mga CZ. Good night sa inyo from the three of us. Thank you so much for watching. Bye-bye.